Naman kung bakit kami tumututo dito. Kasi first of all, kung talagang yung mga talagang tunay na terrorist ang ano ang pinupunta niya dito, hindi mo kailangan ang batas. Hindi batas ang magi-stop sa kanila. What? Wow, really? Ay, hirap. Ewan ko ba. So, bago tayo mag-umpisa, maraming salamat sa inyong muling pagdalaw dito sa aking channel, sa inyong patuloy na pagsuporta. At this is Dadrick again, talking about the reality of life. At bago ang lahat, I would like to say mega shout out to all my subscribers. And thank you very much to all my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And don't forget to hit that bell, that notification bell, and click all so you will not miss any new updates from me. Ayan. Woo! Medyo naguluhan ako dun sa parte ng pahayag na yon. So, para mas malinawan natin ang lahat, mas magandang pakinggan natin yung buong pahayag ni Sister Mary Jan Manansana. Okay? Then, yun nga, at ipakikita naman natin yung isang parte ng isang post ni Congresswoman Lucy Torres Gomez. So, para maging balanse naman yung lahat. Then, kung may dadagdag tayo, that's the time we will make some points coming from us regarding this bill, no? Na pinagkakaguluhan ng matagal-tagal na rin namang usapan, okay? Kasi para bang ayan. So, let's go to that and let's go with our short intro and directly to the big topic yung sa kabuuan nga ng sinasabi ni Sister Mary Jan Manansana. Okay? Join me. Medyo disappointed ako sa some of the senators na akala ko they would vote against it also. Pero kung hindi kasi 19 doon, di ba? At siguro, klaro naman kung bakit kami tumututo dito. Kasi first of all, kung talagang yung mga talagang tunay na terrorist ang ano ang pinupunta niya dito, hindi mo kailangan ang batas. Hindi batas ang magi-stop sa kanila. First of all, it's against the Constitution. Kasi maraming provision ng Constitution na nilalabag. At saka, ano ba naman yun? Hindi ka makaka-suspicion lang ito, no? Ano to? Ang tingin ko dito parang imbis na you are innocent until proven guilty, parang you are guilty until you prove yourself innocent. Ano na yan? Kabaliktaran na yan ng reasonable way of having justice, hindi ba? Ang talagang target niyan ay ang mga dissenters, yung mga legitimate na nagpo-protest dahil sa mga maling pamamalakad or mga corruption or yung mga hindi nakakabuti sa mamamayan. Eh bakit sila ang pinupuntilya when they are the ones actually making democracy real in our country? Kasi ano naman klaseng democracy yun kung wala na ng dissenters, di ba? What will come out is state terrorism. Kasi ano ba ibig sabihin ng terrorism? Yung nananakot. Pag lumabas itong law na to, ang dami-daming matatakot dyan. Instead na anti-terrorism, naging state terrorism. Nananawagan ako sa mga senators, baka naman hindi nyo masyadong nabasa yung law. Kasi kung talagang nabasa ninyo, I cannot imagine na matinong tao, no, na napayag sa ganitong klaseng law na mas nakakasama kaysa nakakabuti. So please, nakikiusap kami sa inyo, sa mga senador, sa mga congress people, mag-isip-isip naman muna kayo. Okay, so yun ang buong pahayag niya. No? Medyo naguluhan talaga ako dun sa hindi ang batas ang mag-i-stop sa kanila. So, sino? Hangin? Tulad nga nung nanda dun sa intro, tawagin natin yung Justice League or yung Avengers or sino? Kaya nga ang isang pamahalaan, kahit isang bansa ka magpunta, may batas na nagpapatupad at may batas na pinatutupad. Diba?
Then, yung sa basahin daw ulit ng mga senators, yung nakalahad doon sa batas. Teka, di ba gumawa ng draft ang Congress at gumawa ng draft ang Senado? Then, they try to collaborate things out to, di ba, may mga nangyari ng revision. So, nabasa nila. Sila yung gumawa eh, di ba? The authors, the co-authors, and they read it out before they vote. No? Siguro, kasi iba yung madre sa abogado. Kung hindi man lahat ng senador, abogado, may abogado naman na titingin doon sa batas. Parang, di ba? Tsaka bakit laging pinupunto yung mga dissenters, yung mga nagrarally, yung mga nagsisigaw sa daan, yung mga tao na hahakuti na lang basta-basta, di ba, pamparami, na pag in-interview, hindi alam yung dahilan kung bakit sila nando doon. Those are the things, no? It doesn't matter if it is this administration now, kahit naman yung panahon ni Noynoy Aquino. Ganon sila, way back, all true, di ba? Pabalikan natin, pabalik, di ba? Lagi silang nadyadyan sa lansangan, no? Everything should be catered to them, no? Serving a silver platter, no? And we are talking about the real terrorist here. So, sino ba hindi nagbasa ng batas? Sila ba o yung gumawa ng batas? Sino ba talaga, 'di ba? Kasi dadaan pa 'yan sa ano eh, sa justice eh, 'di ba? Nasa tatlo tayong angulo, 'di ba? Yung executive, yung judicial, tsaka yung itong sa kamara, yung gagawa ng batas, 'di ba? Legislative. Oh. So, I don't think na hindi naman nila inaral ng maayos yung dapat nilang aralin, at matagal na dapat itong matagal ang nakatingga itong batas na to. Then to add on to this, let's look at the post of Congresswoman Lucy Torres Gomez regarding this matter. So maging balanse yung inyong pananaw tungkol sa gitna sitwasyon. Sabi ko nga, I don't want to give too much on my side regarding this. Hindi naman ako abogado. So sabi nga eh, nandoon tayo sa balanse. I don't care kung sino man na nakaupo dyan, but as I understand this law, if it will be a law, it will be to for the protection of the whole nation, dahil sa napakarami na nating kaso ng mga terrorism, no, mismo, it's not just an act or plan. No, it's an act. Mali pa ako kanina, 'di ba? It's totally an act, dahil marami nang nangyari. Andiyan yung sa Marawi, andiyan yung sa buo, sa Hulo, yung sa ganito, sa ganyan. For how many years now, 'di ba? So, tingnan naman natin yung pahayag ni Congresswoman Lucy Torres Gomez para naman sa inyong sariling pagbabalanse. Okay? So, join me again. There are many stories that I can share with you about terrorism in our country, but for now, let me highlight just one. On January 27, 2019, the Abu Sayyaf and the Islamic State, IS, groups claimed responsibility for the double bombing of Our Lady of Mount Carmel Church in Jolo, Mindanao. 20 people died, 120 were injured. The attack was carried out in the morning of a beautiful Sunday when the faithful gathered for a worship as usual. It wasn't that there was no intelligence gathered on the arrival of this Indonesian terrorist in Jolo. As a matter of fact, they were red flagged the moment they reached immigration. And the sad truth is that bombing could have been prevented if only the Human Security Act, HSA, of 2007 provided for the arrest of foreign nationals suspected of terrorism. It would be wise to review the Human Security Act of 2007 to understand its significant shortcomings, such that a new law to repeal it was deemed necessary. The most glaring is that the HSA is not equipped to help us prevent a terrorist act from being undertaken. After 13 years in effect, only one person actually got convicted in connection to the Marawi siege. The three co-conspirators were acquitted. Most cases involving terrorists were tried using the revised penal code, a law that is predisposed to penalizing acts already committed. Hence, we have no legal arsenal to stop terrorist plotters before they inflict widespread death and destruction. Furthermore, the HSA has no provision intended for foreign terrorists. Our country's inability to arrest and prosecute suspected terrorists keeps law enforcement's hands tied until a terrorist event occurs. It's like giving the terrorist a free pass.
telling them that we are just going to watch their acts of terror unfold first, and then we get our cue to run after them. The terrorists are literally having more fun in the Philippines, because our laws allow it so. This makes us very conducive venue to undertake, plan and prepare for terrorist activities. It is not a secret that the Philippines has been a haven for ISIS recruitment as early as 2016. Terrorism is a regional activity, and in the whole Seya region, our anti-terrorism laws are the most lenient. They all come here because it is easy for them to not only to stay, but also thrive and increase in number. This past week, we have seen a strong opposition against House Bill 6875 or the Anti-Terrorism Act of 2020. I urge you all to read the bill firsthand and not rely on second-hand opinions of others who may have been influenced by those who twisted the interpretation of actual sections of the bill to suit their accusations. In the slides that follow, you will read excerpts from the actual bill. There are many questions. I will focus on two that seems to disturb many from their perspectives. First, who is a terrorist? Can one be easily tagged, designated, and as such arrested? Contrary to popular belief now, one cannot be easily called or designated a terrorist. This law is not meant to arrest regular protesters fighting for cause they believe in. This law is meant to prevent fatal and disastrous terrorist events from happening. So many of those who oppose the bill also say it quells freedom of expression, a basic human right. For those who are worried about opposing the president or expressing dissent against the government or any of its officials for that matter, kindly review Articles 138, 139, and 142 of the revised Penal Code. You will find that these are existing laws on inciting rebellion and sedition, which are more incriminating than this anti-terrorism bill. Will this bill hinder you from attending rallies? It will not. And you also cannot be arrested for attending just any rally. First, you have to be the one making the speech. Second, your speech has to incite or encourage other people to commit acts like that: A, threaten to kill, harm people; B, extensive damage property; C, make or possess WMDs; D, damage or interfere with critical infrastructure; and E, release substances to cause fire or explosion to create public fear, emergency, and destabilize the country. It is misleading to take either just intention or just the actions and insist those to be the definition of a suspected terrorist. And if we all just understand that the intentions and actions that constitute terrorism are really grave and devastating to our country, we will not fear get in the way of apprehending and bringing real terrorists to justice. This bill is intended to prevent another Marawi siege, another bombing of a public venue, and lest we make this all about ourselves and our fears of how we may held accountable for what we say or do as we exercise our civil rights. Think of our soldiers who are dismembered by terrorists. Remember too, the ASAP 44 that we are all so outraged about. Second, the role of the ATC. The ATC is a 9-man council made up of cabinet members, tasked to implement the Anti-Terrorism Act by creating programs, investigating, and coordinating the prevention and fight against terrorism. Its most significant powers are: A, designation of a person or organization as suspected terrorist, and B, authorizing warrantless arrest for 14 to 24 days upon finding of probable cause of terrorist activities defined in this act. Without these provisions, we have no way of apprehending terrorists before the attacks actually happen. Please take note, probable cause has to be established, it is explicitly stated. In comparison, the HSA of 2007 already allows unwarranted arrest, but for only 3 days of detention without judicial authority and must result exclusively from court-ordered surveillance and financial investigation. This makes the HSA unresponsive to the realities of actual terrorist operations, which is covert and fast-paced. The Anti-Terrorism Bill facilitates timely action to prevent terrorist events. For those with serious reservations, especially in the determination of probable cause, we can address the Anti-Terrorism Council and the Department of Justice to establish safeguards against wrongful arrest and designation. These bodies can put in place clear-cut
evidence-based procedures in determining probable cause in the bill's implementing rules and regulations to be corrupted 90 days after the bill's approval. I agree that the timing could be better in view of COVID-19. But on the flip side, know also that the pandemic will not deter terrorist plots. In fact, this is vulnerable time for us. This bill has been languishing in Congress since 2016. This went through many hearings in the committee level long before it reached plenary. Perhaps we can all agree that there is no better time than the present to protect our people from the threats of terrorism. In international law, terrorism is the highest crime against humanity. Let us read the bill with the right target in mind. It is dishonest and a grave injustice to dilute its strength and purpose by putting activists, critics, and bashers in the same category as terrorists. This bill was made to stop terrorists, not to make life inconvenient and uncomfortable for activists and those who voice out dissent. Let us not reduce the argument as a simple choice between human rights in one corner and terrorism in the other. Because terrorists have no regard for human life or rights. Their intent and action so brutal and evil, they can never even be mistaken as activists. Ayan. So, malinaw naman ng magkabilang panig. Yung isang kumokontra at yung isa na nagsasabi na basahin natin yung bill first hand sa tamang pag-iisip. No? Kasi kung makikinig lang tayo basta-basta sa binubusan ng iba, sa kinukuda ng iba na pinipilit nilang lutuin ang utak ng mamamayan according to sa gusto nilang iparating, doon sa kanilang damdamin na sila lang yung naapektado sila, na masasagasaan sila, huhulihin sila, itatag sila as terrorist. No. Sabi nga, alamin natin ang tama according doon sa batas. At malalaman natin, maiintindihan natin, no, nang sinasabi nga ni Congressman Lucy Torres Gomez, di ba, read the bill in good state of mind. Unawain, first hand. Kasi, ang nangyayari kasi, sabi nga, kesyo, binubusa lang daw yung freedom of speech, etc., etc. Mga mainstream media, non-stop, yung mga ginagawa nilang fake news, yung paninira nila, pagtutwist nila ng kwento, etong mga realista, etong mga anti na wala nang ginawa, no? Sabi ko nga, hindi ito tungkol lang sa gobyerno ngayon. It is not about the Duterte administration itself, but going back, di ba, sa lahat na lang ng administrasyon dumaan, nandyan sila sa lansangan. Ano ba talaga yung ipinaglalaban nila? Yung mga nangyaring terrorist acts sa mga nakaraan, narinig ba natin sila? And we are even calling itong mga Human Rights Commission, di ba? Na lagi na lang ampuna dito. Pero naipaglaban ba nila yung karapatan ng mga inosenteng mamamayan na naging apektado? No, mga namatay, nasugatan, yung mga pag-aari or infrastrukturang nasira ng dahil sa mga terrorist act, nagsalita ba sila? Pare-pare siguro tayo na nalalaman natin ang katotohanan padating sa mga biktima, tahimik sila. Pero pagka yung mga kriminal, ang ingay-ingay nila. Narinig na ba natin yung mga nagrarally na to na pag may nangyayaring terrorist act? Eh, nagrarally rin sila para sabihin na, hoy, magsitigil na kayo, maawa kayo sa mga inosente. Meron bang ganon? Sabihin nyo kung meron kasi wala akong natatanda sa sarili ko. Sa lahat ng mga nakita ko sa buong buhay ko na pangangalampag nila sa lahat ng gobyerno, magmula kay Marcos hanggang kay Duterte, nakita ko ang mga presidente sa edad kong to. Nakita ko silang lahat dahil mahilig ako sa mabaybay pagdating sa politika. Wala akong narinig sino man sa kanila na sasabing nag-ingay para doon sa karapatan ng mga biktima. Lahat na lang ng presidenteng umupo. Sabi nga, damn if you do, damn if you don't. Doon nataon ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ang termino niya, panibagong presidente na naman ang uupo, and so far and so on. Ganun lang na ganun ang mangyayari kung hindi ito maisa sa batas, kailan pa magkakaroon ng proteksyon ng mamamayan. Ang tanong ko pang isa, nagkaroon ng martial law sa Mindanao na nangyari yung sa Marawi. Ang ingay ng mga taga-Luzon na hindi naman apektado, kasi tigilan na yung mga nasa Senado na kontra sa gobyerno, yung mga congressman, at etc. etc. At yung mga nangangalampag, nag-iingay, di ba? Yung makabayan block, yung mga pambataan party list, yung Teachers Act, etc. 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 Lahat na lang sila na kontra
sa gobyerno. Meron bang dahilan para sabihin nila yung tungkol doon sa martial law na yung mga na under sa martial law is tahimik, ang damdamin dahil na doon ang protection para sa kanila. At yung mga nasa Luzon na hindi naman apektado, sila yung busa ng busa. Kaya nga, di ba, sabi ng mga taga Mindanao, teka lang, apektado ba kayo? Kami dito tahimik. We feel safe. Sabi nga nila. Kayo nananahimik. Anong ipinaglalaban niyo para sa amin? Kung meron, dapat unang-unang bubusa tungkol sa sitwasyon. Kung mali yung kinakaharap namin, kami, hindi kayo. Okay. Hindi ko napapansin natin lahat ng terrorist act na nangyari sa Pilipinas na doon sa malalayong probinsya. Di ba? Sa Luzon ba meron? Meron. Naalala niyo yung bombing na nangyari sa LRT? May mga ilang pangyayari na nangyari mismo sa Kamaynilaan, no, sa NCR. So, ilan ang namatay? Ilan ang nasugatan? Andiyan naman siguro si Google para i-research ninyo, di ba? Kung natatandaan ninyo. Kung hindi ninyo alam, andiyan si Google. Sabi ko nga, i-research ninyo. Oh. Sa mga ganong sitwasyon, anong nangyari? Di ba katulad nga ng pahayag ni Congressman Lucy, ay Congresswoman Lucy Torres Gomez, kailangan mo nang mangyari bago kumilos. Ang ibang bansa, no, humingi tayo ng tulong sa Australia para dyan sa drafting na yan. Mas mahigpit sa kanila. Kung ipapares nga sa Singapore, na marami nagsasabi na sana katulad tayo ng Singapore, sana katulad tayo ng ganun, sana katulad tayo ng ganun, sana katulad tayo ng ganitong bansa. Pero pag gumawa ng para sa sarili natin, ang dami ng bubusa, ang dami ng kukontra, ang dami ng nganganga, kukuda dito, kukuda doon. Ano ba talagang ipinaglalaban? Karapatan ng mamamayan, ng sang laksang mamamayan, no, ang buong Pilipinas, o ang karapatan lang nila na sinasabi nilang mapapatigil. Wala naman nagpapatigil sa kanila eh. 'Di ba? Ang sabi lang, kung halimbawa nagra-rally ka diyan at nagyayaya ka, may nakita akong isang banner eh. 'Di ba? Mga kabataan, sumanab kayo sa amin para sa digmaang bayan. Actually, may kaso dapat 'yun kasi iba na 'yung panawagan mo, 'di ba? May banner na naka-post diyan sa Facebook. Makikita natin 'yan. Na naglalakad sila ng gano'n, iyayaya. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, mga magulang, bantayan ninyo ang mga anak, di ba? Turuan sila, sagutin ang nararapat, ang mga tanong nila. Huwag niyong hayaang iba ang magsumagot ng katanungan nila na dahil sa kakokontra ninyo o sa dahil hindi niyo kayang ipaliwanag. Ibigay ninyo ang tamang pananaw, sabihin niyo sa kanila na mali, di ba? At baka matulad kayo sa mga magulang na hinahanap yung kanilang mga anak na nandoon na sa bundok. Na hindi na raw nila anak yun, hindi na nila pag-aari yun. Ayan. So, ang tamang tao na sumagot sa tanong ng bata, tayo bilang magulang. Intindihin natin ang nangyayari sa bansa, sa anumang panig ng mundo, na pag nagtatanong anak natin, na i-explica natin ang tama, tayo ang dapat unang sumagot dahil kung ang sasagot nga ako sa tanong nila, ay yung mga tao na doon sa panig na ayaw natin, maliligaw ng landas yung mga bata dahil tayo mismo, ayaw natin silang turuan o gabayan ng nararapat. Ayan, malinaw naman yung dalawang anggulo, katulad nga nasabi ko, di ba? So, nasa inyo na yan, mga kaibigan, kung paano ninyo babalansihin, kung ano ba yung iniisip ninyo, yung karapatan ba nila o kaligtasan ng lahat ang pinag-uusapan natin dito. Yun lang ang masasabi ko. Ako, pabor ako dyan. Matagal na yan na dapat meron. Ang batas natin ubod ng hina para sa mga katulad nila. Kailan pa tayo magpapatibay? Pag meron na tayong kamag-anak, mahal sa buhay, na naapektuhan niyang tungkol sa terrorism act na yan? O lagi na natin nagbabakasakali na hindi tayo maaapektuhan? Iba pag merong batas. Kaya sabi ko nga kanina, sa umpisa, hindi ko naintindihan ng sinabi nga ni Sister Mary Jan Manansan na hindi batas ang kailangan humabol. Sino hahabol? Diba? Ang dami ng cases. Ay, meron akong isang post yung tungkol doon sa ratio, no? Yung track ng Terrorist Act from 2002 to 2019, no? Ang dami na sa Pilipinas, ilang buhay na ang nawala, ilang tao na ang nalagas, ilang kamag-anak na ang hanggang ngayon lumuluha sa pagkawala nila. Sana wag nating intayin
na tayo naman na maapektuhan ng mga ganong gawi ng mga taong wala silang pakialam. Sabi ko nga, ang usapang ito, walang usapan dito tungkol sa politika. Walang kulay dilaw, pula, puti, asul o ano paman. Kay kayo manggi ka, kay maitim ka, kay mestizo ka, no? Kay mataas ang posisyon mo, kay mababa ka. Tandaan ninyo, pag gumalaw ang mga terorista, lahat tayo tatawagin na lamang nilang collateral damage. So, may bata, matanda, may ipin o wala, tiyo, tiya, nanay, tatay, kuya, ate, lahat yan maaaring maging biktima ng kilos nila. So, pagdating sa ganong oras, wala nang kinalaman yung pananaw mo sa politika. Hindi ito usapang pananaw sa politika. Kay dilawan ka, kay DDS ka, kay ano pa man ang pananaw mo sa politika. Pag kumilos sila, wala silang pakialam. Kay ano ka, kay sino ka, o ano man ang pananaw mo. Pag tatamaan ka, tatamaan ka. Basta inilagay nila ang bomba sa isang pampublikong lugar, pag sabog nun, kay sino ka, salamat, kung mabuhay ka, kung hindi ka maapektuhan, malas-malas, if you will be 6 feet under the ground. So yun lang. So kasabi nga, read it first hand, unawain ng nasa tamang state of mind. Hindi yung nagbabasa ka, pero ang utak mo, nakabase na dun sinabi ng kabilang grupo, basahin mo yan ng naaayon sa damdamin at sa isip mo. Balansihin mo ng nararapat. Diba? Hindi po pwede na sabing nakikinig ka tsaka ka magbabasa kahit anong basang gawin mo, hindi mo na mauunawaan ito dahil nakaset na ang utak mo tungkol sa sinabi ng isang tao, ng kabilang grupo, o kung sino man ang nagsasabi na mali yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan, luto na ang utak at damdamin mo. So ayun lang, maraming salamat sa inyong naging oras. Sabi ko nga, sana patuloy tayong maging mapagmatsyag. Patuloy nating tignan ang mga bagay-bagay. Huwag basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. And as usual, ang lagi kong sinasabi, itong channel na to, nandito tayo for constructive criticism. Hindi ko kinikriticize yung kabila at hindi ko pinapanigan yung kabila. Kaya sabi ko nga, pakinggan ang pahayag ng magkabilang panig. Ako, nagbigay ako ng sarili kong pananaw at ikaw, karapatan mong ibigay ang sarili mong pananaw tungkol sa magkabilang pahayag. Maraming salamat po sa inyong oras. At again, this is Daddy Rick talking about the reality of life. And don't forget to click like, leave your comments, subscribe. And don't forget to hit that bell, that notification bell, and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And still, another message, COVID-19 is still here. So it will be better to stay home, stay safe. And to my family, mommy, I love you so much. To my 2 kids, DX and Trish, I love you guys. At sa lahat ng OFW sa buong mundo, kung nasang panig man tayo ng mundo, at sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, ingat, ingat, ingat po ang lahat. At para po sa lahat ng sangkatauhang Pilipino, ingat, ingat, ingat. Pagpalain tayo nawa ng poong may kapal.